So, sa mga sasakyan, iba-iba naman po yung pagkakadesign niya. Okay? Katulad po nito, merong hydrovac, pero walang valve doon sa... Dito, walang valve. Diretso hangin lang po yan. Hop, hop! Oh, Romeo Regalisa Pascual Jr. Ano yung hawak mo, Paps? Uy, meron siyang plaki. Yan, ang Master Garage. O, diba? O, oh, bleeding na lang, bleeding. Okay, mas mamayos ka nang ito, 3-pin. O, oh, silip tayo sa kanyang engine bay. Kita mo ha, ang labo na ng ano nito, ng lente. Eh, pero, stock yan, respected yan, ng stock. May thermostat, walang bula. O, diba, ang ganda ng tunog ng engine. Eh, mas mahal pa nga ito dun sa mga kasabay niyang kaedad niya na kung ano-ano mga pinaglalagay. O, diba? Tsaka pag bumili ka ng ano, pag bumili ka ng niyang sasakyan, yan. Tsaka pag bumili ka ng second hand na sasakyan, pag bukas pa ng hood, uy, ang, diba, plus points yung stock. Uy, mukhang di pa ito nagalaw, sariwa pa. O, diba? Eh, mas mataas ang value ng ano eh, lalo sa mga old model eh. Yung hindi nagagalaw ang engine eh. Eto, ewan ko lang kung mabili mo to ng ano ng 180 itong gantong yung ganitong condition ng makina na ito. 2001, imagine mo ilang taon na to, sir, di ba? 20 years, imagine mo 20 years. So baka magtatrabaho na yung anak mo baka sa bayan na ito, di ba? Okay. Ganito po yan, halos lumusot. Pareso kayo ng problema nito ni sir. Okay. Pareso kayo ng problema nito. Sir, asa na po yung valve? Yan. Tago niya lang po yan, sir, kasi mamaya baka pwede yung umubra, ibabalikaw natin yan. Mibic. Ito isa sa mga reliable na engine. Talagang bihira ito nag-overheat eh. Bihira ito bumibigay sa kalsada. Matibay. Ganito po yan, kapag po sa preno ay bigla pong lumulusot yan or minsan po tumitigas, tignan nyo lang po yung one way valve yan. Minsan po naka built in dito yan, minsan po nasa hydrovac mismo yan, nasa hydrovac mismo. Minsan andyan po yung nakalagay. Kapag po nagpe-fail na yung valve yan, minsan po lumulusot na po yung hangin or minsan po hindi naglalak po yung valve. Ito, yan, ganito po. One way valve po kasi ito eh. Kaya minsan, pag bigla mo siyang pinreno na nakabukas to at hindi ito nagsara, ay lusot ang preno mo. Biglang lalambot. Kapag ito naman, ay nag-stack yung bola niyan sa loob. Yung yan, may bola kasi yan eh. Pag nag-stack up naman yan, ang tigas naman ang preno mo. Parang, ano, parang walang hydrovac. Walang vacuum. Yun, walang vacuum. So, sir, try mo lang po yan. At ito, ganito po yung naging problema ni sir. So, tumitigas. Nung tinanggal ko yung valve, ito, sobrang tigas. Kasi minsan po, lumalagkit yung loob nito dahil goma lang yung nilalapatan ng ano eh, ng bola sa loob. Ayan. Sir, itry nyo po yan. Ito, ganun po yung ginawa namin dyan. Actually, ano lang to, lasa-lasada na lang yung ginawa dito ni Master. Ito yung ganito rin yung nangyari dun kay Madam 69. Yung 69,000, pinabibili siya ng buong module ng ABS. Ganun lang po ang problema. Ganito po yan, sir. So, sa mga sasakyan, iba-iba naman po yung pagkakadesign niya. Okay? Katulad po neto, merong hydrovac, pero walang valve doon sa... Dito, walang valve. Diretso hangin lang po yan. So, baybayin nyo lang po yan. Diyan nyo po makikita yung valve. Yung one-way valve. Yun. Ayan. Minsan po yan, naka-built-in sa loob ng tubo mismo, kagaya neto. Tulad neto po, nakarekta po yan dyan. Okay? Baybayin mo lang, makikita mo dyan, merong uumbok. Ayan. Nandyan po ang one-way valve niyan. Kapag po nasira yan, dyan po minsan tumitigas o lumulusot ang preno. Pero wala kang leak. Walang leak. Yung hangin na nagdadrive kasi ng, ano, ng hydrovac. O, yun. maliwanag naman yan. Innova. The new Innova. Ay, sila madam. Hello po, magandang apong po. Sa inyo po ba ito? EGR. Okay. Makita nyo naman po yung intake na ito. Mga paps. Ayan o. Ay, sobrang kapal. Sumobra na.
Diba, dapat 50 lang. So, imagine na lang po natin yan. Kapag po 50 yan, ikalati lang yan. Eh, pero madami pa rin, diba? So, nga lang ako nakarinig ng 80 yan. Oo, yun. Sa iba, wala. Eh, ito po. Ito po dito sa hydrovac na itong Innova. Andito po yung one-way valve niya. Ganun din po yan sa mga 4D, ay, sa mga D4D. Every 50,000 po, eh, si ma'am nga, eh, wala pang plaka eh, pero tanong natin ilang taon. Ma'am, ilang taon na po itong Innova nyo? 3. 3 years. Pero araw-araw ginagamit. Oo. Talagang walang pahinga to. Ang kapal na eh. Biro mo sa 3 years. Kasi, ang minimum mileage doon sa mga sedan, yung mga hindi naman pinang, yung pang opisina bahay lang. Dapat at least po yan, 25,000 per year. Yan. Mataas na nga po yun. Oh, iba nga, 20 lang. Yung mga 15 lang. Oh, yan. Pero pag yung mga talagang araw-araw natin kasama, minsan 25,000 per year. Eh, sa 3 years nito, dapat 75. Oh, diba? So, lumagpas ka na, nag 93. Oh, kaya po, mabilis ka makapag-accumulate ng odometer. Oh, kahit pa sabihin, oh, wala pa naman 5 taon to. Alam niyo ma'am, pag sinabing 3 years yan, eh, parang brand new pa yan, di ba? Bago pa yan, eh, 3 taon pa lang. Eh. Oh, pero tignan mo yung mileage at saka yung internal. Linis ka na nga kanila, mabing nawala sila. Oh, malinis naman. So mamaya, eh, ito mamaya, ka, dudukot-dukotin pa yan mamaya. Ngayon, eh, kaya ang tulin-tulin na ito. Hindi mahabol ng El Gran ko to, eh, ang tulin eh.